So, hi guys, for today's video is pag-usapan pa natin yung pagsisimula sa ating pagbaboy. May mga factors po tayo dapat i-consider po dyan. Sa akin guys, may tatlong factors po akong in-consider sa pag-start ko po ng aking pagbaboy. So, ito guys ay ang location, yung capital at saka yung self-preparation, no? So, yun pong pinaka-importante dun guys. Dapat paghandaan mo po yung tatlong yun. So, sa pagbaboy guys, is kailangan po talaga yan ng tamang location, no? For example, nasa matamang lugar po tayo nakatira. Yan po guys is the biggest factor. Pipiliin po nating location is nasa hindi gaano karami yung mga kapitbahay po natin. So itong sa aming area guys is gitna na po kami ng palayan. So yung mga amoy ng mga pups guys is hindi nalalanghap pag malakas po yung hangin. So yun po. Tapos, pangalawa dyan guys is dapat yung kapital. Kailangan mo talaga siyang paglaanan po ng kapital kasi po pag-alaga ng baboy guys, hindi ganun kasimple sa pagkakalam po natin, no? So, kailangan natin dyan ng kapital. So, sa panahon ngayon guys, hindi na po advice yung mag-alaga ka lang guys. Kasi po, lugi ka po sa oras. Hindi mo mapipil yung nilegosyo mo sa pagkababoy. Siguro kung mag-aalaga ka lang na yung ano lang, yung palipas oras, pwede yon. Pero kung gusto mo talagang pasokin yung pag-business o pag-inlush ng pagbababoy, so hindi po advice na mag-aalaga ka po ng isa lang po, no? So sa akin guys, suggestion ko lang dyan, pag nag-aalaga po kayo ng baboy is much better, paglalaan nyo po talaga ng kapital. Kahit 65,000 pesos, pwede na po yon. So may pay ka na, mapapakain mo na sila ng sapat, at saka may papagawa ka na ng simpleng kulungan. No, so sabihin guys, for example, sa lugar po namin kasi 3,500 to 4,000 po yung presyuhan po ng biig. Kasi po guys, pag sinasabi po nating presyuhan, nasa ano po yan, nakadepende po yan sa lugar natin, no? So sa amin 3,500 to 4,000. So pagpalagay na lang po natin guys sa limang biig, makakabili ka ng 3,800 yung isa. So kailangan mo dyan is 19,000, no? Tapos pag ano naman, pag papagawa mo ng bahay or ng kulungan, kahit maglaan ka lang dyan ng 5,000 kasama na po yung labor dyan, pwede na po yan. So ang importante lang sa kulungan ng baboy is dapat concrete po yung flooring po niya, no? Para malinis palagi yung baboy po natin, at saka maiwasan po natin basa po yung putik, no? So sensitive po yung baboy natin guys. Porke na lang kung ano yung native, kasi po pag native guys, walang problema yan dyan, kahit ibabagbaba yan sa init, kahit putik pa yung tinitahan yan, okay na yan. Pero kung breeding guys, gusto nating madaling lumaki, madaling ibenta, so breeding po yung pipiliin po natin. So ayan, 5,000 po ang ilalaan po natin dyan. Tapos sa feeds naman guys, ang bawat baboy is nagkukonsumo po yan ng 4 hanggang 5 sako sa loob ng 4 na buwan. So ayan po, isang starter, dalawang grower, at saka isang finisher. So kung gusto natin mabilis yung paglaki guys, huwag natin pipilin sa pagpapakain. Hindi, maglaan po tayo dyan ng at least 38 to 39,000. So depende kasi yung presyuhan po ng feed sa brand. So pag-aalaga natin dyan guys sa loob ng 4 na buwan, kailangan po magtimbang na po yan ng 80 kilos. Tapos pwede natin yung ibenta. Depende po yan sa lugar po natin. So dito sa amin guys, nag-range po yung presyuhan ng live weight sa 180 to 200 pesos. So depende din po yan sa peak season. So for example, ito na din po, pag mag-aalaga po tayo ng baboy is dapat i-timing po natin sila na yung oras na bentahan po natin is example, fiesta, may okasyon like December guys, di ba po, mabenta po yung mga baboy dyan at mahal po yung bintahan po ng live weight. Yan. Eventually guys, since nagsisimula ka pa lang po, kailangan mo ding i-prepare yung sarili mo sa mga instances na pwede nating ma-encounter gaya po ng sakit na baboy, lalo na sa panahon. So bawat panahon guys, dapat prepare po tayo na ganito nga, at wag po tayong masyadong ma-attach po sa ating mga alaga kasi po during the time na ibibenta na po natin sila, so mahirap na po, baka pamahal ka masyado. So kailangan din po wag tayong ma-attach masyado sa ating mga alaga. So yun po guys, follow for more para sa susunod pa natin mga video at mapagpukunan po natin ang aral. Thank you guys!